tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang luha. Pwede ba, Mona? Nagtatrabaho yung dalawa. Sa katunayan, ang sipag-sipag nila. Malinis ang bahay. On time sa pagluluto. Mga damit ko asikasong-asikaso. Saka yung halaman, oh, buhay na buhay dahil kay Marlon. Tapos ngayon, iintrigahin mo silang dalawa? Tama na, pwede ba? Sumasakit lang ang ulo ko eh. Lalo na't nawawala yung ATM ko. Kaya nga eh, mabuti na lamang at nakapag-report ka na kaagad kanina sa bangko. Dahil kung hindi, limas lahat ng pera mo. Ah, sandali ha. Nagri-ring ang cellphone ko. Sasagutin ko lang to. Sino kaya to? Hello? Sa bangko to? Ah, sir! Kumusta na po? Na-i-freeze nyo na ba yung account ko? Hindi na ho ba makukuha ng may hawak ng ATM ko? Oh, salamat naman kung ganun, sir. At hindi nakuha ang pera ko. Ano nakain mo? At niyaya mo ako sa mamahaling restaurant na to. Nagpadala na ba ang anak mo at tinitreat mo ako ngayon sa mamahaling restaurant na to? Hindi. Gusto lamang kita makausap na masinsinan na walang iisto mo sa akin. At lalo na walang ibang tao makakarinig sa sasabihin ko sa'yo. Mona, kung ang sasabihin mo na naman sa akin ay tungkol kina Bunny at Marlon, pwede ba? Tumigil ka na? Okay. Ito na ang huli kong pagbabanta sa'yo. Titigil ako. Hindan na kita pakikialaman. Pero bago tuluyang manahimik, ay pakinggan mo muna ako. Ano naman yan? Naalala mo ba yung gabing binalikan ko ang cellphone ko sa bahay mo? Oo! Yun ang gabi na mayroon akong nakitang taong lobo sa bahay mo. At yun din ang gabi na ibinigay mo sa akin ang scarf na binigay mo kay Bunny. Oh, ngayon? Ipagpaumanhin mo. Pero tinawagan ko anak mo. At tinanong ko siya kung ilang scarf ang pinadala sa'yo. At alam mo ba kung ano sinabi ng anak mo? Isa lamang daw. Ha? At kung iisa lamang ang scarf na yun, ibig sabihin, walang extra. Yung ibinigay mo kay Bunny, yun lang yun. Kaya ang tanong, bakit may nakita tayong scarf sa loob ng bahay mo nun? Pwedeng naiwan ni Bunny. Tama. Naiwan nga niya. Pero hindi ba't ikaw pa ang nakakita sa kanya na dala-dala niyang scarf na yun? Oo. Kaya paanong naroon pa rin ang scarf na yun? Naroon pa rin ang scarf na yun dahil dala-dala pa rin ni Bunny ang scarf na yun nang bumalik siya sa bahay mo para magnakaw. Ano? Nakita mong magkasama sina Ali Linda at si Mona? Oo. At madalas kong naririnig na pinagsasabihan ni Aling Mona si Aling Linda tungkol sa atin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, kontrabida sa ating dalawa si Aling Mona. Kung ano-ano ang sinasabi niya kay Aling Linda. Mabuti na lamang at hindi naniniwala sa kanya si Aling Linda. Pero sinabi mong magkasama silang dalawa ngayon. Kaya nga, mag-ingat tayo. Baka sa pagkakatong ito ay paniwalaan siya ni Aling Linda. Kung ganyan din lang, bakit natin ipagsasapalaran ang kinabukasan natin sa bahay na ito? Ha? Anong ibig mong sabihin?
Yung painting, kunin na natin bago pa dumating si Aling Linda. Ngayon na ba natin isasaka to paran? Eh, ano pa nga ba? Eh, mabubuking na tayo eh. Kailangan na nating umalis dito kasama ang mga paintings at alahas ni Aling Linda. Kinalulungkot ko. Pero sinagad mo na ang pasensya ko sa'yo, Mona. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kalimutan mo na magkaibigan tayo. Sige, umalis ka na. Ako na ang magbabayad nitong kinain natin. Seryoso ka? Ipagpapalit mo ko at ang matagal nating pagkakaibigan sa dalawang magnanakaw? Magnanakaw? Sino magnanakaw? Si Bunny at Marlon? Lumang tugtugin na yung sinasabi mo, Mona. Wala ka pa ni isang napapatunayan sa mga binibentang mo sa mga kasambahay ko. Kaibigan mo ko, kaya ako nagmamalasakit sa iyo. At aanhin ko naman ang matagal na pagkakaibigan natin kung hindi ko naman maaasahan. Mabuti pa nga si Bunny at Marlon eh, na kahit sinasahuran ko lamang sila, maganda ang serbisyo nila sa akin. Gumanang buhay ko. Dahil sa kanila. Eh, ikaw! Kung hindi pa kita tatawagan sa cellphone mo, hindi mo ako pupuntahan sa bahay. Hindi totoo yan. Alam mong hindi totoo yan? Yung mga panahong kailangan ko ang kasama sa pagpunta sa palengke, nasaan ka? Kaya ikinalulungkot ko, pero hindi na kita kailangan sa buhay ko. Niluloko ka lamang ng dalawang yon. Anong niluloko? May ebidensya ka ba? Ha? Sa pag-aakusa mo sa kanila? Wala, hindi ba? Kaya, makakaalis ka na. Alis ka na! Hindi kita kailangan! Ganito, mauunan akong alis. Dala yung pinting sa lahas, ha? Hindi, kailangang sama ako sa'yo. Hindi tayo pwedeng magsabay. Para mailigaw natin sila. Mauna ako, para kung alam mo na mangyari. Hindi nila sasabihin magkasabot tayo. Paano kung mapansin ni Aling Linda na wala ng mga paintings? Di ako naman ang mahuli. Eh, paano ka naman mahuhuli? Naroon ka. Isa pa. Damit ni Aling Mona ang gagamitin ko na pagkuha ng paintings. Damit ni Aling Mona? Oo. May mga sinampay kasi siya sa labas. Kukuha ako ng damit niya. At yung palagi niyang sinusuot na sombrero, isusuot ko ang mga yun. Hindi ako haharap sa CCTV para hindi ako makilala. Hindi ako makuha ng CCTV camera ni Aling Mona. At ang mangyayari nito, ang mapagbibintangan si Aling Mona dahil damit niya ang makikita sa CCTV at yung sombrero niya. Di ba? Hmm. Pwede, pero teka, hindi kaya mauuna ka para masulo mo ang maalahas sa tentings? Hindi. Pwede ba naman yun? Gusto ko lamang iligaw ang pwedeng isipin ni Aling Linda. Kailangan makaloy muna tayo, dala ang paintings. At ito. Dahil kung hindi ko gagawin ito at hindi ko makakalayo, pwede pa nilang mabawi itong paintings. At baka, makukulong pa tayo. Kaya sundin mo na yung sinasabi ko sa'yo. Para hindi tayo pumalpak. At habang naroon ka, gawin mo yung pinag-usapan natin. Ang umarte ka na nawawala yung paintings.
sakit na naman ang ulo ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Wala naman daw akong sakit, sabi ng doktor. Pero bakit madalas ang pananakit ng ulo ko? Hindi kaya dahil lamang sa mata kong ito? Aling Linda! Aling Linda! Bakit kaya? Aling Linda! Ano ba namang banig to? Nakakagurot ko. Aling Linda! Bakit? Anong nangyari? Aling Linda! Napasok na naman tayo ng magnanakaw! Ano? Gawan nito, ha? Sino? Hindi ko po alam, pero may hinala po ako kung sino ang may kagagawan eh. Sino ba ni? Sino? Eh, posible po si Aling Muna. Dahil siya lamang po naman ang may galit sa inyo eh. Ano? Si Mona? Oho. Eh, kasi po, nakita ko po siya na may mga kausap na ilang kalalakihan. Ilang oras bago po ang nangyari ang nakawan. Hindi! Hindi magagawa ni Mona na nakawan ako! Bakit hindi ninyo tingnan ang CCTV camera? Kung sino ang pumasok dito sa bahay niyo at nagnakaw? Oo nga! Ang CCTV camera, kailangan makita ko yun! Kailangan! Nakita. Mona! Lumabas ka dyan sa bahay mo! Harapin mo ako! Oh, Lynn, bakit? Ilabas mong lahat ang paintings ko! Isauli mo sa akin! Ano? Ninakaw ang mga paintings mo? Oo! Kaya isauli mo sa akin ngayon din! Ang kapal ng mukha mo! Ako pa ngayon ang pinagbibintangan mong nagnakaw ng paintings mo? Samantalang kasama mo mismo sa bahay mo ang may kagagawa. Pwede ba? Huwag ka nang magkaila dahil nakita ko sa CCTV camera. Kaya ilabas mo at isauli mo sa akin lahat ng ninakaw mong paintings. Kundi, idinimanda kita! Abay, sumusubra ka na, Linda. Kung kailan kita pinagpapasensyahan, umaabuso ka naman. Huwag ka nang magkaila, Mona! Ilabas mong lahat ng ninakaw mong paintings ko! Kung hindi, ipapupulis kita! Sige, ipapulis mo ko. Idemanda mo ako kung yan ang makakagaan sa kalooban mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo na makulong. Dahil sa oras na hindi mo mapatan na yung binibinta mo sa akin, ako naman ang magdidemanda sa'yo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano ho? Na-dismiss ang kasong inihain mo laban kay Linda? Oo, Bunny. Paano naman kasi? Walang ebidensya na magpapatunay na si Mona ang nagnakaw. Isa pa, walang saksi na magtuturong si Mona ang nagnakaw. At absuelto si Mona, kaya agad nilang dinismiss. Kung gusto mo, ako pwedeng sasaksi. Paano ka magiging saksi? May nauna ka nang sinabi na sabi mo'y mahimbing ang pagkakatulog mo. At nagising ka lamang ka mo nang may marinig kang kalabog. At nakita mo na lamang ang tao na kabonit. Nakabonit nga paano mo maituturong si Mona ngayon? Pwede ko namang baguhin ang testimonya ko. Yun ang uso ngayon.
Nagdesisyon na ang korte. Dismiss ang kaso. At ang pinag-aalala ko ngayon, baka tutuhanin ni Mona ang banta niya laban sa akin. Babalikan ako pag nagkataon. Ako ang makukulong sa halip na siya. Ganun po ba? Sige po, kayo po ang bahala. Siya nga po pala, magpapaalam na po ako. Ha? Bakit ka naman magpapaalam? Sinong kasama ko dito? Kasi dumating na kasi ang kapatid ng itay ko eh. At nangakong tutulungan niya ako upang maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. Kaya aalis na po ako dito sa bahay niyo. Ano? Ngayon pa na may problema ako? Aalis ka? Paano ako? Paano ako ngayon? Anong ginagawa mo dito? Ihahabla mo rin ba ako? Sige! Idemanda mo ako kung yan ang gusto mo. Linda, kaibigan mo ko. Matalik mo akong kaibigan. Hindi ko magagawang binibintang mo. Kaya sa huling pagkakataon, makinig ka sa akin. At ano ang pakikinggan ko sa'yo? Ang kasinungalingan mo, ganun ba? Hindi ka lang sinungaling eh. Magnanakaw ka pa! Napatunayan ng hukuman na hindi ako ang kumuha ng mga paintings mo. At anin ko mga paintings mo? Alam mong hindi ako mahilig sa mga paintings. At may pera din ako. Para nakawin ko ang paintings mo. Bakit kasi ayaw mong paniwalaan? Kaibigan mo ako. Hindi ko magagawa ang mga binibintang mo. Samantang si Bunny at Marlon. Kilala mo ba sila talaga? At nasan na sina Bunny at Marlon? Nasaan sila ngayon? Ha? Kung itinatapon mo ang pagkakaibigan natin, wala akong magagawa. Pero ipa-double-check mo ang CCTV camera. Ipa-zoom mo para makita mong maigi kung sino talagang kumuha ng paintings mo. Nakikiusap ako sa'yo. Tingnan mo kahit yun lamang ang kauli-huli ang pabor na hihilingin ko sa'yo. Para naman kahit paano, malinis ko ang pangalan ko sa'yo at hindi na ako magpapakita pa sa'yo. Hindi nga si Mona ang kumuha ng mga paintings, kundi si Marlon. Oh. Paano ko nagawang saktan ang matali kong kaibigan? Na walang ibang ginawa, kundi mahalin ako at pahalagahan ang pagkakaibigan namin. Paano ko pa maibabalik ang pagkakaibigan namin na nasira? Paano? Patawarin mo ako, Mona. Patawarin mo ako. Bakit ko sa iyo ito nagawa? Bakit mas kinampihan ko yung dalawang magnanakaw kaysa ikaw na matali kong kaibigan at alam kong nagpalasakit sa akin? Matawarin mo ako muna. Matawarin mo ako.
nanakita. Ang tunay na kaibigan ay magsasabi ng totoo sa kanyang kaibigan. Gaano man ito kasakit, gaya ng nasusulat na hindi hamak na mabuti ang may pakinabang, ang hampas harapang paninita ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang Judas. Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa lingkong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnona, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Natatandaan, maligayang araw nating nagdaan, pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong